Nandito kami ngayon sa Island Beach Bar sa Sitio Magamogamo, Teblang, Alaminos, Pangasinan. Nag-island hopping kami sa 100 Islands kaninang umaga, then nag-check-in kami dito para magpalipas ng gabi. Overlooking ang mga 100 Islands from here, actually, some of the tourists ay sa kanila nag-a-avail ng island tour kasi mas malapit na ang lugar na ito from the islands. Millennial vibe yung common areas nila, guys. Ang cute ng mga outdoor dining decors nila. Okay guys, nandito kami ngayon sa may beach, sa harap ng Island Beach Bar. Nilakad namin, low tide siya. Yan, sunrise pa lang. And then ayan, yung mga islands from 100 Islands, kitang-kita. So napakalapit niya talaga guys from the Island Beach Bar. Ito naman yung mga bahay sa sitio kung saan nandoon yung Island Beach Bar. Yan, it's sunrise. Gumising kami ng 5:30 a.m. para lang ma-witness itong sunrise na to. And ito ang aming pretty doggo na si Yakult. Aga-aga, naligo agad siya. Ayan, gustong-gusto niya guys, naliligo sa dagat, as in. And now, nilalamig na siya, nagyayaya na yan na umuwi, kaya umahon na. So, babalik na kami sa aming accommodation para maligo at i-blower si Yakult. Okay guys, so ipapakita ko naman ngayon itong loob ng accommodation room namin. Simpleng-simple lang. Ayan, beds. May floor bed. Yan na yung buong room. And then ito yung CR. May malaking problema kami guys. Hindi kami nasabihan na ang brownout nila ay mag-start ng 6 a.m. Initially, sinabihan kami na magkakaroon ng brownout by 9 a.m.
So kaya nag-decide kami na maligo muna kami. Kaya inagahan namin yung pagising namin. And it turned out, guys, wala nang ilaw. Ayan, nakikita nyo naka-turn on yung ilaw kanina, pero walang ilaw. So walang kuryente. At ang masaklap, guys, kapag wala silang kuryente, ay wala rin silang tubig. For some reason, guys, iisa lang yung connection nila ng tubig at ng kuryente. Unfortunately, wala silang generator. Masaklap, naligo ng maaga itong si Yakult. Kailangan niya mag-blower. So, pinaypayan na lang siya para matuyo lang talaga. Ang accommodation rate dito, guys, ay 6,500 pesos for 5 packs. Wala silang pinoprovide na towels and toiletries. So, magdala kayo ng sarili nyong towels and toiletries. And then, 1,000 pesos for additional packs. Ayan yung mga rooms nila. Meron tatlo sa baba and then meron pang tatlo sa taas. Bale, 6 yung accommodation rooms nila. Out of 10 sana ang magiging experience namin dito sa accommodation namin, guys, kung hindi lang talaga dahil sa brownout at wala silang generator. Yun talaga yung pinaka nakapagpa-stress sa aming lahat. Hindi kami makaligo, hindi ko mapaliguan or ma-blower itong dog ko, si Yakult. Ayan, aga-aga pa naman. Lumangoy-langoy na siya. Pagbalik namin, hindi kami nakapagligo na dahil wala nga tubig at hindi na namin siya na blower dahil wala nga kuryente. So, instead of 10 out of 10, marirate ko na lang tong experience, overall experience namin sa accommodation ng 4 out of 10. Malaking impact talaga yung walang tubig at walang kuryente. So guys, kung kayo ay pupunta dito, ang payo ko sa inyo ay tanungin nyo kung magkakaroon ng brownout, kung ano yung schedule bago kayo magpa-book kasi para maiwasan nyo rin yung naging experience namin dito. Sobrang hassle talaga at stressful. Ayan guys, ang aming honest review sa Island Beach Bar in Alaminos, Pangasinan. Until next time, bye!